Rise and Shine Pilipinas, alamin na po natin kung ano ang maghihintayan ng ating panahon ngayong araw ng Lunes, November 8. Tuloy na ang nalusaw ang binabantayan nating low pressure area sa West Philippine Sea patapos itong tawirin ng Palawan kahapon ng umaga. Ito yung LPA na tumawid sa east o silangan ng Kataruman, Northern Samar last Friday. Samantalang may isa pang mahinang low pressure area naman ang nabuo kahapon ng umaga sa east o silangan ng Tanawan, Leyte. Halos sa kaparehong lugar din ng nagdaang low pressure area na buo last Friday. Kanina madaling araw ay namataan na ito sa West Philippine Sea matapos makatawid naman sa Mindoro provinces kahapon. Makita natin dito sa ating satellite image ang mga kulay pula at dilaw na makapal na kaulapan na nagpapaulan kagabi di lang dito sa Metro Manila pati na rin sa Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon, Aurora at Mimaropa. Samantalang lumakas naman ngayon ang Easterlies o yung maalinsangang hangin ang gagaling sa Pacific Ocean na siyang nakakaapekto sa silangang bahagi ng bansa. Nitong nakaraang weekend ay bahagyang humina naman ang pag-iral ng Northeast Monsoon o Amian, ang weather system siyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay muling paglakas ng Amian dito sa Luzon. Pakita ko lang sa inyo yung kaulapang nakunang kong malakas sa pag-ulan sa west o kanlurang bahagi ng Manila alas 4 ng hapon kahapon. Kitang-kita sa gitna ng picture ang rain column o yung tinatag na microburst na tumakip sa araw habang bumubuhos ang malakas sa pag-ulan. Samantalang mahinang pag-ulan lang ang nakita natin sa magkabilang bahagi nito. Ang isa pang larawan ay kuha ko rin dalawang taon na ang nakakaraan sa pareho ring lugar pero sa buwan naman ng Mayo ito nangyari. Sa kasagsagan ng thunderstorm season sa bansa. Ito yung mga halimbawa ng sinasabi nating mga kalat-kalat o isolated rain showers and thunderstorms na nangyayari sa hapon o gabi. Ngayong araw ng Lunes dito sa Luzon, asahan pa rin ang maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan sa Bicol Region, Calabarzon, Central Luzon, Aurora at Mimaropa. Dito naman sa Metro Manila, maulap na kalangitan naman ang asahan sa maghapon. May kasamang pag-ulan pagdating ng hapon o gabi dulot ng epekto ng kaulapang dala ng Easterlies. Habang sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley ay makakaranas naman ng mahinang pag-ulan dulot ng mga hinang Northeast Monsoon o Amihan. Inaasahang may pagsikat ng araw sa umaga hanggang tanghali sa malaking bahagi ng Kabisayaan at magiging maulap na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan naman dulot ng thunderstorms ang mararanasan sa Northern Samar, Aklan, Capiz, Antique, sa isla naman ng Panay, dala ng kaulapang epekto ng Easterlies. Dito naman sa Mindanao, improved weather din ang aasahan ngayong araw ng Lunes sa malaking bahagi ng Mindanao dahil may pagsikat ng araw sa umaga hanggang tanghali dahil bahagyang maulap na kalangitan din ang aasahan. Pero asahan pa rin ang mga kalat-kalat na thunderstorm sa Mindanao ang maaaring mabuo pagdating ng hapon o gabi. Kaya mag-ingat pa rin po tayo sa mga possible flash floods and landslides sa maaaring idulot ng mga biglaang malalakas na pag-ulan. Kaya po sa mga lalabas ng bahay at sa mga papasok sa trabaho ngayong Lunes, magdala pa rin po tayo ng payong panangga sa ulan na maaaring maranasan dito sa malaking bahagi ng Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa area, ganun din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ngayong araw ng Lunes ay naglabas ng gale warning ang pag-asa dahil na rin sa malakas na along dala ng Amihang, inaasahang magiging rough to very rough ang pag-alon sa northern seaboards ng Batanes. Iba yung pag-iingat po sa mga lahat ng mga mangisda at sa mga maglalayag sa nasabing karagatan sa mga inaasahang along 2.8 to 4.5 meters ang taas. Samantalang slight to moderate o mahina hanggang katamtama naman ang pag-alon na may 2.8 meters naman ang taas ng mga alon sa karagatang nakapaligid sa bansa. Sumikat ang araw kaninang 5:54 a.m. at maaga na rin dumidilim dahil naman sa sunset mamayang 5:26 p.m. ng hapon. Mas mahaba ang oras ng gabi kaya huwag na po kayong magtataka kung bakit maaga na rin nararanasan nating pagdilim lalo na sa mga susunod pang mga araw. At sa mga mahilig namang tumingin sa ating kalangitan sa gabi matapos ang sunset mamayang hapon ay makikita ninyo ang ating 4-day-old crescent moon habang katabi nito sa kanyang ibaba ang planetang Venus na parang isang napakaliwanag na bituin o star. Sa gabi ng Miyerkules ay ang planetang Saturn at sa Webes ay planetang Jupiter naman ang makakatabi ng buwan sa ating kalangitan. Makita natin ang sa ating kalangitan ang Venus na pinakamaliwanag ngayong taon sa darating ng December 7 na ngayon ay tinatawag nating tala sa gabi. Tumutok lang po palagi dito sa PTV4 para sa pinaka-latest update sa magiging ligay ng ating panahon. Ako po si Edmar Rosales, naghahatid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Lunes, November 8. Laging maging handa
may bagyo man o wala. Mula dito sa inyong morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.